Isang nahobi na leader, tawa, dagos, sibot ang mga efforts, programs, and projects na sa COVID, mapadagos pa man sa mga eskwerso ta, katabangan ta, sa edukasyon, lalong-lalo na po sa scholarship. Because being your governor, being the youngest governor, usad po sa pangiturugan ko, magkaagko minimum usad na profesional sa lambang household sa bilog na Camarines Sur. Minimum po yan, ha? Maraikin sa baloy nindo, ako darwa, tulo, upat, ayos. Pero, pangiturugan ko, ngamin household, whether upland, coastal, urban areas, minimum one professional, one household. Paano mangyayari? Number one, dagdagan ang scholarship. Number two, padagos ang pagtaoning asistensya sa mga openness. Sa isip ko, sisaya sa atin sa mga taga-CSPC. O, kadako. Di ba sa CSPC, si Duterte na nagsagot ng tuition nito? Tama din eh. Dahil kay Duterte, dahil ako nagbabayad ng tuition. Pero, isip ko man, bukusan na tuition ang pinoproblema ninyo. Mag-isip pa ka mo sa housing, pagkakan, o kung ano man. Kaya, pamasahe, tama. So, naisip na mo na dapat talaga, tawa, so National Government Scholarship Program, mag-assist pa man ang probinsya dahil kadakal po talagang problema pag ika estudyante. So, nag-agi man kita dyan namin. Ako man, nag-graduate po ako sa kolehiyo 2008, kaya fresh na fresh pa ang buhay estudyante. Kaya harani sa isip as in puso ko ang pagtabang sa hobinis. Si dati, si lolo ko po, si LRV, kang siya po gobernador, ang scholars na sa bilog na probinsya, halos 15,000. Nung si Gov Elray, nung iya po gobernador, ang scholars niya, 25,000 a year for the whole province. Ako man, subog man na hopin tayo magdagdag. Kaya orgulyo kong isabihon, nung ako pong nagtukaw, talagang pinarioritize kong edukasyon scholarship. Every year, since 2013, ako naging gobernador, 50,000 scholars a year ang gobyerno ko binisali. So, asahan po nito, dawa ang COVID, dawa ongoing ang pandemic, never kitang magpapabaya sa pagtabang sa edukasyon, sa scholarship. Because again, our main goal and objective, one minimum one professional, one household sa di Camarines. Ang kagayunan, as in pagkakaiba ng scholarship kang Villafuerte sa scholarship kang iba, gusto na mo continuity. Sisay sa atin sa mga freshmen, no, mga first year. So gusto na mo, from first year college hanggang makatapos ka mo, scholar po ka mo ni Migz, scholar ka mo kang Villafuerte. Mag-adal ka mo ng mabuti. Hindi na mo pwede porkit naruhog nito ang sinabi ko. Pwede na magpasakawa. Sana, dapat do your best. Try your best all the time. Because education really is the key to success. Namin na mga Pilipino, nag-asenso po yan dahil sa sipag, tsaga, dahil sa edukasyon. So, marireceive po nito ko na aldaw, gamitin po sa tama. Gamitin pangdagdag sa edukasyon. Ang dagdag sa room and board, pagkaon, pamasahe, as in kung ano man. Asahan nito, si Gov Migz, favorite po ang Buhi, priority ang Buhi, ang rinconada. Maninog, si Bukal Noble, taga-Buhi man, nagbasa na siya sa primerong CHED requirement na mag-ibo po kami ni Rinconada State University sa di po Buhi sa Barangay Tambo sa Paskang. So,
Ang nakalaan sa ordinansa ni Bukal Noble, pinag-usipan ni Bukal Oliva, ni San Fortuno, and of course, yours truly, magkakaagkong tulong annex, tulong branch po yan. Tambong Buhi, San Roque Bato, Panoy Puyan, Bula. So yan ang tulong gigibo, inot na magiging Rinconada State University na nasa pipeline na po ng gobyerno ngayon po ng mga panahon. So, tara ba nga kita, magkausad, mapuon po ini sa lambang usad na estudyante ng one, do your best, work hard, study hard, dream hard, everything is possible. Mas mabalas mo kanito namin, mabuhay ang kahubinan, mabuhay ang kapsul. Mas mabalas.